wala kang karapatan iiwan yung sasakyan. Hindi ko na makayanan ang panlalait mo sa tribo. Discrimination na yan. Racism na yan. Hindi ako magsalita kahit sandali lang, sir. Yes, kanina ka pa nagsasalita. Ano pang gusto mo? Sige, magsalita ka. The more nagsasalita ka, the more nabibitag kita. Naghingi ka ng sorry, pero may pananagutan ka sa amo mo. Kaya na-voice it sa'yo. Sa parting yan, parang hindi ka pinabayaan pa rin ng amo mo. Salamat ka rin may amo ka ng ganyan. Walong taon na nagserbisyo bilang isang truck driver si Nonoy Tenorio sa Maguindanao, Cotabato City. December 20, 2021, nang iniwanan umano ni Nonoy sa kanyang pahinante ang kanyang truck na minamaneho para umuwi sa kanilang bahay. Itong sasakyan, sir, nag-i-drivean ko, sinabihan ko yung kasama ko na driver rin na tinanong ko siya, sabi ko, pwede ka magtulog muna tayo dito o bukas na tayo magtuloy? O ituloy mo na lang rin. Eh, sabi niya rin, ituloy ko. Di, siyempre, ako ipatuloy ko yun, sir. Aminin ko naman rin, nakasalanan ko yun, abandon daw yun. Subalit, kinabukasan, agad siyang nakatanggap ng tawag sa kanyang among si Agustin Celeste. Halos madurog at mawalan daw ng pagkatao si Nonoy sa sinabi ng kanyang amo. Yung pagbabanta niya sa akin, lahat ng pagkabubo ko, sir, lahat ng pagkantarantado ko, sir, naubos niya lahat, sir. O kung ako naman may kasalanan ganun, sana sir, pinasinsihan niya lang ako sana. Aminado naman daw si Nonoy kung siya man ay nagkamali. Ngunit, ang hamakin ng kanyang pagkatao bilang isang katutubong teruray ay sobra na. Yung pag bumura-mura niya sa akin, lahat na lang sir na sinabi sa akin na walang pinag-aralan at hindi marunong mag-text, hindi marunong magbasa. Eh ganun, tapos lahat ng pagka-teruray ko sir, naubos siya lahat sir, naubos siya lahat. Sana sir, matulungan niyo ako sir sa ganito ang tungan ko sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo! Una sa lahat mga boss, linawin ho natin, ano ba tong katutubong teruray? Ang mga teruray nga pala yung mga boss o teduray ay isang tribo sa Pilipinas na merong kaparehong ninuno sa Mindanao at may kaugnay sa mga Muslim ng Maguindanao. Tatlong klase ng mga teruray o teduray, naninirahan sa may dalampasigan o naninirahan sa ilog, naninirahan sa kabundukan. Nonoy, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Tenyo, sir. Okay, Nonoy. Narinig ko yung mga sumbong mo. Pinakinggan ko yung ginawa ng boss mo sa'yo. Una, panlalait, pang-iinsulto. Hindi lang sa pagkatao, pati doon sa tribo ninyo. Yung pababanta na ipapatay ka sa sobrang galit. Yung bagay na hindi tama. Lahat hindi tama rito. Hindi tama yung panlalait, hindi tama yung pang-iinsulto, hindi tama yung pagbabanta. Hindi rin tama yung panunumbat kasi hindi ka dapat sumbatan sa oportunidad na ibinigay niya sa iyo, isinuklian mo naman ang serbisyo, bagamat hindi siya masaya sa serbisyo mo dahil tinawag kanyang tanga sa pagkatao mo bilang katutubo, tinawag din ang katutubo mong tanga, parang ganon. So, pati misis mo ginamit niyang mensahero na laitin ka pa. So, emotionally, psychologically, tinotorture ka niya. Sa sobrang galit niya, itong tao na to hindi na gumagamit ng utak itong sa Agustin. Ito yung mga taong gusto kong makasagupa at masukat yung kanyang kokote. Sa mga taong kaya niya, ikaw kinakaya niya. Hello? Sir, si Ben Tulfo, sir. Mula po sa Maynila. Live ho tayo sa aming programa po, sir, sa Pambansang Sumbungan dito po sa PTV4, sir. Naka-digital streaming po tayo, sir. Kumusta po kayo, sir? Okay, sir. Okay, sir. Ano po naging problema rito sa inyong tauhan ng pangalan si Tenorio, Nonoy? Mukha atang iniwan yung truck ninyo sa highway. At pagkatapos, balitaan ko po kasi, sir, nagsusumbong na parang iniwan daw yung truck. Abandonment ng truck. Marang ganun. Kaya kinabuisit nyo ata sa nangyari. Parang pinabayaan yung truck ninyo, sir. Makakuha nga ng mga impormasyon pa sa inyo, sir. Usually, sir, driver ko yun, sir. Mga 5 years ko na yun sa driver. Kaya lang, sobra-sobra din ang ugali. Initibo kasi yan, sir, yung tiruray ba? Hindi nakapag-aral. Ngayon, sir,
Yung last niya na kuha ng sildo sa akin, nagbiyahe sila, bumaba siya sa Quanser sa Cotabato City. Mm-hmm. Papuntang Davao kasi yung truck ko. Pero usually sir, ang truck ko hanggang Tigkawayan, mm-hmm, North Cotabato, magdiskarga ng mga buti. Mm-hmm. Pagtapos magkarga ulit ng mga bakal, papunta doon sa tunawan ng bakal sa Davao. Bumaba siya doon sa Awang, sa Cotabato City. Ang pinadrive niya sir, yung helper ko na isa. Sunod, pagdating doon, malapit na mga dalawang araw, tatlong araw, tumawag yung helper na sabi niya si Nunoy, hindi makontakt. Sige ko siya tawagan, hindi siya sumasagot. Pinuntahan ko nga yung truck ko doon. Sunod, sinawagan ko siya. Sabi ko, Noy, mag-alis na yung truck, bakit hindi ka pa nagbalik doon? Sabi niya, hindi na ako mag-drive sa truck mo. Sabi niya, sabi ko sa kanya, sir, Noy, dapat, kung hindi ka na mag-drive, dapat ibalik mo na address sa balayang truck. Yung mag-formal ka na magpaalam, hindi mm-hmm na bigla ka na lang mag-alis. Mm-hmm, mm-hmm. May tatanong lang ako sa iyo, itong si Tenorio ba, nakapag-aral ho ba ito, sir, or hindi? Hindi yan marunong magsulat, sir, hindi marunong magbasa. Mr. Celeste, paano naging driver to kung hindi marunong magsulat? Paano pumasa sa pagiging driver to? Paano nakakuha ng lisensya? Hindi ho ba kayo nagtaka? Dito kasi, sir, sa amin, sa Cotabato, sir, kahit hindi ka pa nakapag-aral, kahit walang seminar, basta may kilala ka lang sa LTO, makakuha okay ka ng lisensya. Sir, paano niyo sa kinuha? Siya ba, in-interview o na-refer lang, tapos nag-drive lang dahil marunong mag-drive? Dati na yan siya, sir, driver siya dito ng mga van na pampasahiro. Nag-apply siya kayong, pinaalis siya doon sa isang gidriver niya, sir, kasi dinadala niya yung van, yung kaibigan ko rin, dinadala niya kahit saan-saan lang, mm-hmm, hindi niya ginapaalam ba? Mm-hmm. Kinukuha na walang paalam. Oh, kaya doon man sa kanya natulog, sir, sa Cotabato ang van kuminsan kasi may mag-sleeping doon, mag-turno galing Cotabato papunta dito sa amin sa Libak, sa Sultan Kudarat, sir. So, sa kabila ng sinasabi niyong kulang, teruray siya, tribo siya, mukhang mahinang ulo na sa salitang kalye na malupit, tanga, may pagka-BOBO, bobo kung tawagin ng iba, hindi kaya, sir, nakaka-problema siya dahil tribo siya tapos pumapasok siya sa lipunan na kinabibilangan po natin, sir. Kaya parang ganun siya mag-isip. Hindi kaya ganun? Mm-hmm. Okay naman sa akin yun. Yung may pagkatanga siya, yung marami siyang kasalanan. Mm-hmm. Ang kasalanan niya yun sa akin, sir, sobra karami, sir. Hindi na mabilang. Pero pinapahaba ko talaga ang PC ko. Okay. Ang pakinsya ko, mm-hmm, dahil naiintindihan ko din siya. Mm-hmm. Pero nalagot na yung PC mo sa sobrang yung iniwan niya yung truck mo na parang basta parang binigay lang sa katiwala mo, yung katiwala mo, nagmaneho na lang. Ang mahirap sa kanya, sir, ay advice-an mo siya. Mm-hmm. Yung ang pagkaintindi niya sa advisor, pinapagalitan mo siya. Okay. Alam mo, sir, pag ang isang taong tinawag mong tanga o tinawag mong baliw, yung tumawag ng tanga, mas higit sa tanga at mas higit sa baliw na pinagtawanan mo ang kanyang kakayanan kasi angat tayo eh. Bakit natin ito'y aalaitin, lapastanganin pa na wala tayong makukuha, hindi natin mababago, magtsatsaga na lang tayo, ilalarga natin. Bakit sir, umabot sa puntong, ginawa niyo ata, panlalait sa kanyang pagkatao, panlalait sa kanyang tribo, pagbabanta sa kanya, panunumbat, lalong mas matindi ang kasalanan mo kaysa taong inusente, ignorante, walang alam, sa taong may alam, mas ignorante po kayo sir. Mas malupit kayo. Kung ako ang tatanungin mo sir, wala ka sa hulog eh. Wala ka sa lugar. Yung panlalait mo sa mga tribo, intindihin mo. Ang panlalait mo sa isang taong tatawagin mo tanga, hindi ka maintindihan. Susumbatan mo sila na binigyan mga oportunidad, hindi nila naintindihan. Kaya mga ganitong klaseng, pagbabantaan mo yung taong walang alam, dapat nilalarga mo na lang. Hindi mo na dapat kinakailang saktan, pati yung misis nito ginawa mong mensahero, para bang gusto mong didikdik sa kanyang ulo, tanga, estupido, gunggong, lahat na panlalait. Anong makukuha natin sa dyan? What kind of satisfaction can you get? Sir, may mga istorya kasi dyan, sir, na alam mo yan sila, sir. Sir, Mr. Agustin? Mr. Agustin, yes, hindi yes, ko sir na makayanan ang panlalait mo sa tribo. Discrimination na yan. Racism na yan. Tama bang laitin natin ang taong ignorante? Sino ba naglalait? Yung nakakaalam. Yung taong nakakaalam, pag nilait mong ignorante, sinabi mong tanga, estupido, mas higit ka roon. Ang gusto ko lang maintindihan mo, Mang Celeste,
Wala ka sa hulog, mali ka, maling-mali ka, hindi kita pwedeng ayunan dito. Kasi mas nakakaintindi ka eh. Hindi ako magsalita kahit sandali lang, sir. Yes, kanina ka pa nagsasalita. Ano pang gusto mo? Sige, magsalita ka. The more nagsasalita ka, the more nabibitag kita. Ako, yan side ko rin, kunin mo rin. Huwag yung maniwala agad. Hindi, teka muna. Pinaghahambing kita muna. Hindi kita kunikuha ang side mo. Ang tinatanong ko sa hindi mo sinasagot, nagpapaliwanag ka. Simple lang. Pag nakakita ka ba ng buwang, pagkatapos wala sa sarili, tinawag ka niya ng kung ano man, pumantig yung tayinga mo, papatulan mo ba or palalagpasin mo? Hindi, alam ko buwang. Sinuno hindi man buwang. Ito ngayon, sir. Alam mo, sir, tiruray. Mahina ang ula, mahina ang utap. Walang pinag-aralan. Sabi mo, ang alam, ay pangalan lang isulat. Hindi marunong tumingin ng utang na loob. Hindi niya nakita kung anong binigay mong ka ng mga pribilehiyo or mga bagay na ikakaangat ng buhay niya. Hindi niya naintindihan kasi kinuha natin itong tribo na to, ginamit natin sa ating pangnegosyo, pero hindi karapat-dapat. Ba't mo kinuha? Ba't ka nagtsaga? Ang akin, binigyan ko siya ng pagkakataon. Karami-raming tulong ko yan sa kanya, sir. Alright. Ang ayaw lang nila, sir, yung sabi ko sa asawa niya na yung terrorize sa kwan. So, ibig sabihin, kung sabihan nila ako ng ilunggo, okay naman ako. Kung sabihin, terroray, puro sa totoo lang, sir, hindi ko yan sa pinaalis. Siya ang umalis, inabandon niya okay, ang trako, sir. Okay, nakuha ko na, Mr. Agustin, na inabandon na ka, iniwan talagang kahit sino naman magagalit sa isang empleyado na parang, tanong ko, may nawala ba doon sa truck? May nanakaw ba? Wala, dahil yun nga, pasalamat din ako, sir, naka-uwi din ang truck ko dito na walang nangyari, okay. Na walang, hindi na, ano, walang may nawala, o hindi na disgrasya. Alam mo, sir, sa totoo lang, may ang usapan dila si Jan, ang motor, may motor kasi yan siya na kinuha ko sa Transcycle, may utang pa yan na 8 buwan, since na wala na siya sa akin, gusto kunin ang Transcycle dahil nakapangalan sa akin. Kayo so, nag-guarantor. Nasa pangalan ko yan, sir, okay. Yung motor. Gusto nang kunin ang Transcycle, nagpunta sila sa akin. Pagpunta nila sa akin, sabi saan ang motor? Sabi doon kay Nunoy, Tenorio, sa Cotabato. Sabi niya, pag hindi yan mabalik sa loob ng 1 week, mag-file kami ng kaso na karnapping. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sige, pagbigyan ta kanoy, bilang dahil magkaibigan tayo, may pinagsamahan tayo, bayaran ko ng 4 na buwan, yung kulang mo sa motor, yung 4. Ikaw na bahala. Talaga namang magagalit kayo dahil doon sa ginawa ninyo. Pero yan, kung kapareho natin sana, hindi ka tutubo, talagang pwede natin sumbatan, pwede natin kagalitan. Ito kasi, hindi ko maintindihan kung tanga ba talaga, ignorante talaga itong tao na to. Mas maganda hindi, hindi yan ignorante, sir. Hindi yan tanga, sir. Matalino masyado yan, sir. Marunong yan sila magawa. Ah, gusto mo yung ibig mong sabihin, wise. Wise masyado. Gusto kitang pagtanggol doon sa iyong pagiging salat. Pero sa nakikita ko, may pagkawais ka naman. Magaling ka rin naman mga tuwiran. Magaling ka man magsalita. Nonoy, ano ang sasabihin mo doon sa mga kagandahang loob na ibinigay sa ilang amo mo si Agustin? Sige nga. Hindi po ako pamatay ng sir. Hindi po rin po wise. Kasi sa akin, sir, nanarabaho lang talaga ako, sir. Hindi ako marunong mag-wise kasi wala akong pinag-aralan. Kaya hindi ako marunong mag-wise sa kanya. Kung yung motor ang dahilan sa akin, dapat sinabihan niya lang ako na isauli mo yung motor, hindi kay binantaan niya pa. Noy! Ang kinuha mo nga mga bali sa akin sa motor ko, binaubos, walang papirde. Hindi ka magambang na wala ka gasugal. Ano ka man? Nag-istorya ka siyang tuod. Hindi ka maghimo sa istorya. Dala. Ara ka na, nag-umpisa ka na naman. Wala ka ginabantaan, Noy. Nang motor, hindi ako interesado. Si Nanoy, gintagaan. Nag-anay ka mo sang chance. Dibayaran ko lang ang 4 na buwan. Sina, nga bakit wala ka na sa akon. Sunod na ron, mag-amo ka pa sina. Parang lumalabas. Nagsisinungaling ka rito, Nanoy. Nagsisinungaling ka ba? Totoo talaga, hindi talaga, sir. Wala talaga ako nagsugal. So, hindi ka nagsusugal? Wala ako nagsugal, sir. Siguro, Noy, dito, nabuisit siya yung amo mo. Kasi una, sasabihin ko sa iyo, wala kang karapatan iiwan yung sasakyan. Naghingi ka ng sorry, pero may pananagutan ka sa amo mo, kaya nabuisit sa iyo. So marami siyang binigay na mga pribilehiyo, konsiderasyon, pero hindi mo nakikita to. Ang ako lang, masakit sa ako, Noy, na ginbayaan mo ang truck, na dapat ginuli mo ang truck diri, giformal mo giuli diri sa balay, kag maglisensya ka sang formal, kaya para magkaintindihan na ita, wala mo, hindi ko gusto maghiwalay kita, Noy, nga na may kalain, may samaan ng loob. Mr. Agustin, easy, hinga. Sabi mo, ayaw mong magkahiwalay kayo. Tama? Sir, kung pili lang. Sabi mo, di ko gusto maghiwalay kita. Ayaw ko maghiwalay tayo. So ngayon, lahat yun nakita ko na sa iyo.
Kaya lang parang yung galit mo nandoon, hindi lang kita masisisi. Kung totoo si Nonoy, hindi na kita itratong katutubo eh. Hindi na kita pwedeng itratong katutubo. Makinig ka. Huwag mong gawing dahilan ang katutubo mo, pagiging teruray mo. Kawawa naman ang tribo mo, nalalagay sa alanganin. Matagal ka na, 17 years old ka palang, nagtatrabaho ka na, 43 ka na, 23 years ka na sa pagtatrabaho mo sa bayan. So ngayon, iniwan mo ng pagiging katutubo mo, kaya lang dito sa party mo, umamin ka ng pagkakamali mo. Umaakuin mo ang pagkakamali mo rin. Intindihin mo, hindi yung parang sinusumbatan mong amo mo. Pumapasok ka ng trabaho. Naintindihan mo ba? Hindi ka pwede makipag-away sa amo mo, magpaliwanag ka. Hindi mo siya pwedeng sumbatan. Ako na yung lakuya na nagkwanda. Kung ano man ako na yung sala sa imo, pasensyahin lang ko nung kay wala na yung mahimo. Wala na ganito trabaho sa buk. Kaya amo na yung akong hadlok lang kung gano'n na pakatura sa inyo. Kaya pasensyahin lang ko nung. Oo, ingaman mahadlok ha. Balaan mo, Noy. Alam mo, Noy. Oo, mga ayaw na yung kusay mo. Sa kadami-dami ng kasalanan mo sa akin. Bakit? Kahit titik. Gipitik ba kita? Ay, okay na sa akin. Nakapasensya ako sa iyo mo, pasir. Bibigyan mo ba ng pagkakataon itong si Nonoy? Tatanggapin mo ba kung bumalik? Wala na siguro, sir. Kung may matulong ako sa kanya, may itulong. Magtulong ako sa kanya, sir. Kung may hanggang sa makaya ko itulong. Huwag siya mahiya, sir. Kung anong kailangan niya, sir. Basta makaya ko lang tulungan ko pa rin siya. Tsaka huwag siya matakot, sir. Yung mga sabi niya, takot-takot sa karami ng ginawa niya sa akin. Kahit titik, hindi siya tinitik. Sa siguro, no, hindi ko alam yung history ninyo. Para sa akin, narinig ko na. Lahat yung mga sumbong mo sa akin, naawa ako sa iyo. Pero nakita ko lang, kahit na anong sumbong mo sa akin, kung may pagkakamali ka rin, akuain mo rin pagkakamali mo. Pero ganun pa man, natutuwa ako kay Mr. Agustin. Sabi niya, publicly, sinabi niya to, kung ano man tulong mo, kung anong kailangan mong tulong, tutulong ako sa iyo. Parang hindi ka pa rin niya pinababayaan. Nga lang, para siyang ama mo. Para siyang tatay mo na kuminsan may mga ama, ganun, magalit. Pero bandang huli, kahit na ano, anak pa rin kita eh. Sa parting yan, parang hindi ka pinabayaan pa rin ang amo mo. Okay? Salamat ka rin may amo ka ng ganyan. Sabi ng boss mo, ayaw ko sana magkahiwalay tayo. Sino bang nanglayas? Sino bang umiwan? Ikaw. Kaya ito, pagsasabihin kita, umayos ka. Nakarinig ka na sa akin, sa una pinagtanggol kita, sa bandang huli, ako'y magsasabi sa iyo, ayusin mong buhay mo. O sige, bumalik ka doon sa amo mo, siguro mag-usap pa muna kayo para medyo maayos tong problema na to, ha? Pakumbaba ka lang. Alright? Okay, sir. Salamat. Alright, sige. Okay, salamat. Good luck sa iyo. Good luck. May mga taong hindi nakakaintindi o ayaw umintindi or meron talagang AP or attitude problem lang. Wala pong kinalaman ng tribo. Kung hindi nyo talaga pwedeng pagtiyagaan, wag nyo ring i-baby yung inyong empleyado. Pag matigas ang ulo, sibakin nyo na. Pag may pattern na nakikita ninyo na typical na parang nagkakaproblema na dahil malalaman nyo kung sino nagsasabi ng totoo, warning to. Kahit na ako, boss din, naintindihan ko. Eto, ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, pambansang sumbungan.